Ito na po ang kabundukan ng Kamiling Tarlac, mga ka-ATB. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, pakisubscribe, pakilike, pakipindot ang aking bell button ng aking channel para updated kayo sa lahat ng video ang ilalabas ko. Ano-ano po ba makikita dito sa kahabaan ng Kamiling Tarlac, mga ka-ATB? Palayan, yan po ang buli na ginagawang kaong, mga ka-ATB. Ang mga mangga, yan po ang karaniwang produkto dito sa kahabaan ng Kamiling Tarlac Highway. Napakaganda po dito, mga ka-ATB. Kung mapapasyal po kayo dito, malawak na mga asyenda, bakahan, yan po ang mga makikita nyo dito sa kahabaan ng highway ng Kamiling Tarlac. Ayan. Kung mapapansin nyo po dito, karamihan ang bubuhay lang dito ay mga akasya, napuno ng akasya, mga ka-ATB. Mangga, ijanminggo, manggang kalabaw, yan lang po ang mga makikita dito na Padapada National High School. Shout out. Ayan, mangga pa rin ang makikita nyo dito, mga ka-ATB, sa tabing highway ng Kamiling Highway, Tarlac. Puro mangga po ang makikita nyo dito, kaya karamihan produkto po dito ay mangga. Matataba po dito ang mangga, mga 50 years na yan, mga malalaki na yan. 50 years or 30 years, 100 years yung iba. Nakakaalis ng stress ang mga puno, mga ka-ATB, kung mahilig po kayo sa mga punong kahoy. Kung hindi po kayo mahilig sa mga puno, wala lang po yan sa inyo. Pero sa mga tulad po ng Super ATB na mahilig sa mga punong kahoy, nakakatanggal po yan ng pagod. Makikita nyo po yung mga palayan dito ay tuyong-tuyo. Wala pong tubig, wala mapagkuna ng tubig dahil sa naubos na po ang mga punong kahoy dyan sa kabundukan. Mga subdivision, mga memorial garden ang makikita nyo dito sa tabing highway ng Tarlac City, mga ka-ATB. Puro kalbo, mga damong natutuyo ang makikita nyo po dito. Ganyan talaga po kapag nauubos ng mga punong kahoy sa kagubatan, mga ka-ATB. Yan po ang nagiging resulta ng pagkaubos ng mga puno dyan sa gitna ng kagubatan. Nagiging tuyo ang mga Welcome to Barangay Santa Inis East, lugar ng Tarlac Highway, mga ka-ATB. Mga kayumitong nakatanim, yan ang paborito ng Caribbean's Philippines. Ang kayumito, punong kayumito, ang bunga. Yan, makikita nyo po dito sa kahabaan ng highway ng Tarlac. Puro akasya lang po ang malalaking puno dito. Mangga uli, mangga, akasya, mangga, akasya, kawayan, ipil-ipil. Ayan, ayan po ang mga makikita nyo lang dito sa kahabaan ng highway ng Tarlac. Tarlac Highway, mga ka-ATB. Ang abukado po payat. Ito pa rin po ang kahabaan ng highway ng Tarlac, mga ka-ATB. Mula sa bayan ng City of Tarlac, mga ka-ATB, ay ganito pa rin po ang kalagayan. Tuyong-tuyong mga damo, mga matataba lang dito ay mangga, mga akasyang mga payat, halos matuyo na. Yan talaga po ang kalagayan ng Tarlac City, mga ka-ATB. Ang pagkaubos ng mga punong kahoy sa kagubatan ang dahilan kaya po hindi na masyado matataba ang mga puno.
Kaya sa lahat ng may mga lupain na malalaki dyan, dapat magtanim po ng mga punong kahoy para ma-absorb ng ulan, ng puno, ang tubig na ibabagsak ng mga ulan, mga KTP. Sa lahat ng mga nanunungkulan dyan sa gobyerno, dapat po ay magpatanim ng maraming puno para masagip ang mga susunod pang henerasyon. Ito, mapapansin nyo po dito, ayan, tuyo pa rin po ang mga lupa, tuyong-tuyo. Ang mga sapa, wala ng tubig. Kaya ang pag-asa po niya na ay mga nakaupo sa gobyerno, mga KITB, kung hindi nila gagawa ng paraan, wala pong mangyayari pagdating ng mga panahon after 50 years, wala na po. Wala na mapagkukunan ng tubig. Kapag umulan, dire-diretso po sa kabayanan ang ulan o ang tubig na ibinubuhos ng ulan. Kawayan na maninipis, yan ang makikita nyo po dito sa kahabaan ng Tarlac City Highway. Maraming salamat po, ako po si Soparia UTV.